Tinapos na ng Senate Committee ang pagdinig sa panukalang Magna Carta for Child Development Workers. Alamin natin kung ano pa ang magiging sunod na hakbang ng Senado mula sa Headline Pilipinas ni Robert Mano. Robert! Tony, bubuo na ng Technical Working Group ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development kaugnay sa panukalang Magna Carta for Child Development Workers. Sa pagdinig kanina na pinangunahan ni Senator Amy Marcos, nagkasundo na hindi na gagamitin ang katagang daycare workers at sa halip ay gagamitin na sa panukala ay child development workers. Imbitado sa pagdinig ang Federation of Daycare Workers. Sabi ng kanilang national president na si Pearl Reyes, ilang dekada na silang nakikipaglaban para sa kanilang mga benepisyo. Ito po yung nakikita po naming solusyon sa marami pong mga daing ng ating mga daycare workers, kagaya nga po ng data po natin na nakita at nakaposition po sa aming mga position papers ay may mga daycare workers po tayo na below 1,000 per month ang natatanggap, mga volunteer, JO, at casual. Napakaliit po ng percentage ang permanent position. Igrit naman ni Marcos na dapat na itong maisabatas dahil matagal ng panahon na natetengga sa mga nagdaang kongreso. Pero dahil anya problema ang pondo dito, inirekomenda niya na gawing 3 to 5 years ang pagpapatupad ng programa. Sa ngayon, nasa halos 65,000 ang child development workers sa buong bansa. Let's make a 5-year plan is what I'm trying to say. Kasi hindi naman kakayanin talaga ng DBM, ng NEDA, DOF yan. Ano kaya kung tig-isa lang muna itong 65,424? Magkano kaya yon? Kung papasok, ipako muna natin sa SG6, yung mababang-mababa muna. At least that's better than what they're getting now. Meron pang 500 Pearl sa amin per month. Meron pa iba, quarterly lang. Sa computation ng DSWD, kung ang basic pay ay salary grade 6 o 17,553 kada buwan, aabot ng 1.6 billion pesos ang pondo kada buwan na ibabayad sa kanila o kabuuang 21.3 billion pesos sa buong taon. Sabi ni Marcos, susubukan nilang pondohan ito sa 2024 budget. It's a start, ano? Kahit pa konti-konti lang. Dahil hindi naman pwedeng zero. Sobrang lupit naman nito. Ang tagal-tagal na nito eh. Okay. So, tignan natin, ano? Magplano tayo on a 3-year basis or on a 5-year basis kung anong makakaya. SG6 muna kasi hindi talaga kakayanin at this point in time. Bukod naman sa sweldo, ipinasasama din sa panukala ang mga non-monetary benefits gaya ng mga training at recognition. Hindi naman sumang-ayon ang BILD sa ilang nilalaman ng panukala gaya ng paggamit ng pondo ng gender and development bilang pampasweldo sa mga CDW. Para naman masiguro ang kanilang security of tenure, isasama sa panukalang batas na ang susundin na guidelines para sa mga na-hire na CDW ay ang panuntunan mula naman sa Civil Service Commission. Yan ang Headline Pilipinas, Robert Mano, ABS-CBN. Maraming salamat, Robert!